Magandang umaga po sa inyo lahat. Muli maraming maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon upang muli siya ay ating purihin at sambahin, luwalatiin at pasalamatan sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay may taglay na lakas at kalusugan at iningatan niya tayo sa loob ng isang linggo at hanggang sa oras nito ay narito tayo upang siya muli ay ating papurihan at pasalamatan sa magitan po ng ating pong pagsambang ito at sa magitan ng ating pakikinig ng kanyahong mga salita. Nung nakaraang linggo ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa maayos at matagumpay po nating gawain ang ating pong anniversary o 29th year anniversary ng kabuuan ng Iglesia ng Jesus the Giver of Life. Supposed to be ay dahil first Sunday po nangyari ay mayroon tayong communion, kaya lamang dahil iyon po ay ginanap ang anniversary, kaya ngayong pong araw na ito, ngayong linggong ito, second Sunday, ngayon natin gaganapin ang ating pong communion. Kaya nga ho, inanyahan po natin ang lahat mamaya na makiisa at ihanda na lamang po natin ang ating pong tinapay at ang saro na ating pong gagamitin mamaya. Okay? Sa ating pagpapatuloy ng ating gawain, tayo muna ay dadako sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kung kayo pa ay may Biblia, isamahan niyo akong buksan ito sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang verse 9. Ganito po ang ating pong mababasa. Our friends, we want you to know what God's grace has accomplished in the churches in Macedonia. They had been severely tested by the troubles they went through, but their joy was so great that they were extremely generous in their giving, even though they are very poor. I can assure you that they gave as much as they could, and even more than they could, of their own free will. Verse 4, they begged us and pleaded for the privilege of having a part in helping God's people in Judea. It was more than we could have hoped for. First, they gave themselves to the Lord, and then, by God's will, they gave themselves to us as well. So we urge Titus, who began his work, to continue it and help you complete this special service of love. You are so rich in all you have, in faith, in speech, and knowledge, in your eagerness to help, and in your love for us. And so we want you to be generous also in this service of love. Verse 8, I am not laying down any rules, but by showing how eager others are to help, I am trying to find out how real your own love is. You know, the grace of our Lord Jesus Christ, rich as he was, he made himself poor for your sake in order to make you rich by means of his poverty. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong tatalakayin sa oras nito ay pinamagatan po nating making good sense with your money. Bago tayo magpatuloy sa pag-aaral, tayo pumalis paglit na yumuko at manalangin. Hallelujah! Purihin ko Diyos sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin po kayo sa oras nito aming Ama. Muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa taglay namin buhay at lakas at iningatan mo kami Panginoon. At hanggang sa oras nito kami po ay narito muli upang dumulog sa inyo ang aming pong dalangin. Patuloy nawa kayo mangunat, maghari sa aming mga buhay. Dinggin nyo nawa ang aming papanalangin at karaingan ng aming mga puso. At aming pong panalangin na naway samahan nyo kami o Diyos sa aming Ama sa aming mga pag-aaral na ito. Bigyan mo kami ng sapat na katalinuhan, kaalaman at bukas na puso upang matanggap o Diyos ang mensahe mo na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain nyo po lamang kami sa aming pong pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samang dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, muli ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating making good sense with our money. Ayan. Mayroon niya ho tayong kasabihan, ano po na nagsasabi, buti pa ang pera ay may tao. Ang tao ay walang pera. Yes, mga kapatid, ito ay may katotohanan. Sapagkat ang marami ho talaga sa mundong ito, ano po, lalo-lalo na sa atin po dito sa Pilipinas, ano po, ang talagang nakakaranas ng kahirapan sa buhay at marami sa atin ang mga mahihirap at nasasabi talagang wala hong pera.
Napakahirap po ang mabuhay na wala hong pera. Sabi nga, it is true that it is hard to live without money, especially when we are living in the city. No, kapag narito ka kasi sa syudad na ninirahan, ano po, eh lahat ng galaw, lahat ng kilos, lahat ng kailangan mo ay kailangang bilhin. Eh kung wala kang pambili, ay talagang napakahirap ng buhay. Mas mabuti nga sa probinsya kasi magsipag ka lang, magtanim ka lang, mag-alaga ka lang ng mga hayop, mabubuhay ka na. Ano po, sa Maynila, hindi po natin magagawa yun sa kadahilanan ay talagang lahat ng kailangan mo ay kailangan mong bilhin. Okay? So talagang napakahirap ang mabuhay nang wala akong pera. Sabi nga, money is a good measure of life and living. Ang pera daw po, ito'y maganda at magandang sukatan sa ating buhay at pamumuhay. Sabi nga, this is a good measure of our walk with God because it will reflect our lives. Yan. Kaya dito nasusukat ang ating pong paglakad ho sa Diyos sapagkat ang pera ay pwede itong sumalamin sa ating pong buhay. Yan, kaya nga ho, napaka-delikado ho ang ng salapi o ng pera sa ating pong buhay sa kadahilanan, minsan kinumparang ho ng ating Panginoon Jesus, ang sabi niya, walang makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at saka sa pera. Yan, no? Marami kasi mga tao ang talagang dinidiyos na ang pera. Okay? So, bagamat tayo ay mananampalataya at Kristiyano, ano po, bagamat mayroon po tayong Diyos, ano po, ang pera ay kailangan din po natin. Bagamat mayroon tayong Diyos, nasasabi natin na talagang ang Diyos ang siyang tumutusto sa atin, ang Diyos ang siyang bumubuhay sa atin, pero kailangan pa rin naman talaga natin ang pera sa habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Maging ang ating Panginoon Jesus nung siya ay narito sa mundo, ay talagang binigyan niya rin naman ng pansin ang tungkol sa kayamanan sa buhay. Ano po? Kaya nga sabi ito, when Jesus was here on earth, he spoke many times about wealth. Ano po? At tungkol sa kayamanan ay marami po siyang mga binanggit. Ano po? Sabi nga, the truth is, one third of his parable addresses was about the principle of stewardship. Yeah, no? Sabi to, one third ng kanyang mga parable, ano po, ay talagang kanyang tinutukoy ang tungkol sa prinsipyo ng pagiging steward o pagiging katiwala. Gustong makita kasi ng Diyos sa atin kung gaano tayo na pagkakatiwalaan niya. Kaya nga ho yung pera, yung kayamanan, ay nariyan po yon para ipagkatiwala ho sa atin ng Diyos at tinitingnan ng Diyos kung paano natin ito pinapamahalaan. Kaya ang tanong natin, how do we manage those things that God has entrusted us? Paano natin ito pinamamahalaan sa ating buhay? Ang concern talaga ng ating Panginoon, sabi nga, his main concern was not money itself, but the condition and motivation of our hearts. Ano po? Hindi naman sa pagtuturo ng ating Panginoon ng mga principles about stewardship, sa pagtatalakay ng Panginoon tungkol sa mga kayamanan, ang concern, the main concern talaga ng ating Panginoon ay hindi talaga naman yung kayamanan mismo o yung pera mismo, kundi yung kondisyon ng puso at yung motivation ng ating pong puso. Sapagkat sinasabi po ng Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. Kasi kung saan kasi naroon daw ang ating pong kayamanan, naroon din ang ating pong puso. Kaya ho, napaka-importante, kung mayroon lang tayong kayamanan, ano po, dapat ay hindi ho sa mundong ito, kundi magkaroon tayo ng kayamanan na naroon ho sa langit. Okay? Pero yamang tayo po ay narito pa sa mundong ito, may pinagkatiwala sa atin ng Diyos na mga kayamanan, yung pera, yung ano pong mga tinatangkilik natin sa kasalukuyan, ang tanong, paano ba natin ito pinapahalagahan? Since our topic is making good sense of our money, ang tanong ho dito ay, does the money we calculate matter? Yung may kwenta ba yung pera na kinukwenta ho natin? Where does the money that we have go? No? Saan ba napupunta yung pera na at na ipinagkatiwala ho sa atin? Halimbawa kung meron ho tayo, saan napupunta yon?
Then sabi pa rito, how is our money being used? Paano ba nagagamit yung ating pong pera o yung ating kayamanan? Nagagamit ba ito sa may kabuluhan o nagagamit lamang sa kawalang kwentang bagay? Then sabi pa rito, how our money is valued? Paano po napapahalagahan yung pera na mayroon ho tayo? Ito ba ay binawaldes lang ho natin o ito ay pinapahalagahan po natin sapagkat pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Well, mga kapatid, sabi nga, tinitingnan ng Diyos ang ating puso kung gaano tayo mapagkakatiwalaan talaga niya. Sabi nga, our generous giving measures how much we value our money. Diyan daw po masusukat ang pagpapahalaga natin sa kayamanan na meron tayo sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay. Kaya nga ho, napaka-importante ng generous giving para ho sa Panginoon. Ngayon sa ating pag-aaral, titignan po natin po ang tungkol ho sa generous giving nito. Una, sabi rito, God's instructions on generous giving. O narito po ang instruction ng Diyos patungkol po sa generous giving. Okay? Sabi nga, one of the most important aspects of being wise stewards of our money is generosity. Yan. So, you know, dapat natin makita ay napakahalagang aspeto daw po sa pagiging wise stewards, okay, matalinong katiwala, ay kung paano yung kayamanan na ipinagkatiwala ho sa atin ay nagagamit natin ng tama at gaano tayo na pagkakatiwalaan nito. Tayo ba ay madhamot doon sa ipinagkatiwala ho sa atin? Well, doon ho natin titingnan, okay? Ang Biblia ay nagsasabi na dapat ay huwag po tayo maging sakim. Bagkus tayo po ay maging generous po tayo. Yan, no? Maging mapagbigay ho tayo. Masaganang magbigay, no? Doon sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, we must open our hands to our brethren, no? Maging bukas daw po ang ating pong damdamin, maging bukas ang ating palad para po sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Sa Deuteronomy chapter 15 verse 7, sabi doon, if there should be a poor man among your relatives in one of the cities of the land that the Lord your God is about to give you, don't be hard-hearted or tight-fisted toward your poor relative. Instead, be sure to open your hand to him and lend him enough to lessen his need. Yan, kung mayroon daw pong kapatiran, okay, kasama ninyo, okay, na talagang hirap na hirap sa buhay. Sabi rito, huwag maging matigas ang inyong puso, huwag maging tikom ang inyong kamay sa kanya. Bagkus, sabi rito, buksan niyo ang iyong kamay sa kanya at bigyan siya, no? Pahiramin siya nang bigyan siya ng sapat na kailangan niya upang mabawasan ang kanyang mga pangangailangan. Well, mga kapatid, yun ho ang sinasabi ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya na dapat daw ay maging bukas lagi ang ating puso, maging bukas ang ating pong kamay para sa pangangailangan ng iba. Kasi doon tayo sinusukat ng Diyos sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Okay? So, ibig sabihin, kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, ay hindi po ito para lamang ho sa ating sarili. Kaya huwag po tayo maging sakim. We must be generous, sabi nga, no? Pangalawa, sabi ito, the generous person will prosper. Yun dapat nang makita ho natin, ano po, na ang isang tao daw po na mapagbigay, siya po yung yumayaman, umuunlad ho ang buhay. Kaya sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper and anyone who gives water will receive a flood in return. Mantakin nyo, no? Kapag ikaw daw po ay masaganang nagbibigay, matulungin ka, mapagbigay ka, sabi ito, pwede umunlad ang iyo pong buhay. Kaya sabi ito, kapag magbigay ka nga lang daw ng isang pasong tubig, sabi ito, ang kapalit noon ay talagang mag-uumapaw, no? Sabi nga, a flood in return. Okay? Talagang mag-uumapaw po na pagpapala. So, yun ho ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo pa ay maging mapagbigay. Kaya nga sa ito, as Christians, we need to be rich in good works. We must be generous and ready to share our blessings.
Okay, maging mayaman tayo sa mabubuting gawain, maging mapagbigay tayo at nakahandang magbahagi o mag-share ng mga pagpapalang meron ho tayo. Katulad ng sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, sabi doon, "Tell those who are rich in this age not to be arrogant and not to place their confidence in anything as uncertain as riches. Instead, let them place their confidence in God, who lavishly provides us with everything for our enjoyment. They are to do good, to be rich in good actions, to be generous, and to share." Yan. So, doon sa mga mayayaman daw, ay huwag ho maging sakim. Pagkos ilagak nila kanilang pagtitiwala ho sa Diyos na siyang nagbibigay ng mga pagpapala para sa ating kasiyahan. Kaya sabi ito, itong mga mayamang ito dapat sila ay maging ay gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawain, maging mapagbigay at nakahandang mag-share o magbahagi ano po ng anumang pagpapala na meron sila. Well, mga kapatid, yun ho ay sinasabi doon sa mga mayayaman na binabanggit po sa aklat po na Timothy, ano po. So but dapat nating maintindihan na ang generous giving or sharing our blessings, ano po, hindi po ito limited lamang sa mga mayaman. Kahit mahirap, ay pwede naman din po magbigay ng maging generous din po, ano po. Kaya napaka sarap isipin na ang lahat ng bagay na pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos, pero ayon ng Diyos na tayo po ay maging sakim. Pagkos ang gusto ng Panginoon na tayo po ay maging generous. So ngayon po sa pangalawa ng ating pag-aaral, sabi to, what the New Testament passages have to say about generous giving? O ano sinasabi po sa mga sa New Testament, sa Biblia, sa New Testament, ano po ang ano po sinasabi dito tungkol sa generous giving? Okay? Titingnan po ngayon natin ang mga sinasabi po ng Bagong Tipan tungkol sa pagbibigay. Una, sabi to in 1 Corinthians chapter 9 verse 11 to 14, sabi to we can formulate the justification for giving. Okay? Ito babasahin po natin. Sabi nga, they that sow spiritual things must reap material things from the members. Okay, yun ang una na sinasabi po ng banal na kasulatan pagdating ho sa generous giving. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 11, sabi doon, if we have sown spiritual seed among you, it is too much if we reap material benefits from you. Yan, yun ang sinasabi ni Apostle Pablo, kung kami ay naghasik ng mga spiritual na pagpapala ho sa inyo, kalabisan po ba na kami po ay umani ng mga material na bagay mula ho sa inyo? Siyempre, ang sinasabi po dito, kung tayo daw po ay naghasik ng mga spiritual na bagay sa ating po mga kapatid na tinuturuan, ay dapat din po tayo ay umani ng mga material na blessings mula sa mga pagpapala na ipinagkaloob, pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Okay? Pangalawa, sabi ito, they that perform sacred services eat the food of the temple. Yan, kasi nga, yung mga nagtatrabaho nga raw sa templo, sabi niya, yung pagkain sa templo, sila ho ang kumakain. Okay? Kaya nga kung ating itutuloy pagbabasa sa 1 Corinthians chapter 9 verse 13, sabi doon, you know that those who work in the temple get their food from the temple and that those who serve at the altar get their share of its offering. Don't you? Di ba? Totoo naman talaga yon na yung mga levita, yung mga saserdote na nagtatrabaho sa templo, sila ho ang nakikinabang doon sa mga pagkain o mga bagay na pinagkakaloob ho sa templo. Kaya nga ho, ganun din po tayo bilang mga mananampalataya, lalo ng mga magagawa ng Diyos, sila po ang nakikinabang sa mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa iglesia. Okay? Then sabi pa rito sa pangatlo, they that proclaim the gospel get their living from the gospel. So sila daw po na nangangaral ng ebanghelyo ay dapat mabuhay sa ebanghelyo. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, sabi ito, in the same way, the Lord has ordered that those who proclaim the gospel should make their living from the gospel. Kaya huwag po natin isipin na binubulsa lang, kinakain lang ng pastor, ano po, ang inyo po mga tithes.
dapat karapatan ho iyon actually ng mga lingkod ho ng Diyos, hindi lamang ng pastor, kundi ng mga manggagawa ng Panginoon sa iglesia, ang makinabang mula ho doon sa mga pagpapalang material na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sapagkat tayo nga ho lahat ay pinagkatiwalaan lamang po tayo ng Diyos. At gusto ng Diyos na doon sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin, maging generous po tayo sa pagbibigay. Okay? Upang huwag magutom, huwag magdarahop ang ating pong mga lingkod ng Diyos o kaya ang ating pong mga manggagawa sa iglesia o sa simbahan. Okay? Pangalawa, sabi nga, in 1 Corinthians chapter 16, verse 1 hanggang verse 2, we can develop instructions for giving. Okay, tingnan natin. Basahin po muna natin yon, verse 1 hanggang verse 2 ng 1 Corinthians chapter 16. Sabi po rito, now about the giving of money for the saints, as I gave orders to the churches of Galatia, so do you. On the first day of the week, let every one of you put by him in store, in measure as he has done well in business, so that it may not be necessary to get money together when I come. Okay? So ano po ang mga instructions na binabanggit dito tungkol sa pagbibigay na sinasabi po ni Apostol Pablo? Una, sabi ito, give systematically. Yan. May sistema ho ang pagbibigay. Kaya sabi doon, on the first day of the week. Ibig sabihin, Sunday po yon. Sa araw ng Linggo, dapat ay na mayroon kang kapag sumasamba ka sa Panginoon, ay mayroon kang daladalang mga handog at na ibibigay mo at ihandog mo sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya nga ho, yun ho ang dapat nating maintindihan na ang pagbibigay, sabi ito, ay on the first day of the week, no? Pag-araw po ng Linggo sa panahon po ng pananambahan. Pangalawa, sabi ito, give individually. Okay? Kaya sabi ito, let each one of you, no, bawat isa, mula sa tatay, nanay, mga anak, bawat isa ay dapat mayroon pong ibinibigay sapagkat lahat naman tayo ay pinagkatiwalaan talaga ng Diyos. No, kaya dapat maliit pa lang na bata ay natuturuan na kung paano maging generous giver. Ano po? Sapagkat iyon ho ang ibig at nais ho ng ating Panginoon. Ang pagbibigay ay hindi lamang para sa nanay, ang pagbibigay ay hindi lamang para sa tatay, kundi ang pagbibigay ay para sa bawat isa, maging ito man ay mga anak o kahit siya man ay estudyante pa, kahit wala pang trabaho, as long as siya po ay mayroon pong pinagkaloob sa kanya ang Diyos, dapat matuto siyang magbigay para ho sa Panginoon. Okay, then sabi pa rito, pangatlo, give consistently, no? Kinakailangan ay huwag kung kailan lang gusto, ano po? Kundi ang pagbibigay, kinakailangan ito ay consistent. Kaya nga sabi ito, put by him in store. Talagang dapat nakatabi na ho siya yung nais natin ibigay para ho sa ating pong Panginoon. Then sabi ito, give proportionately. Okay? Sabi ito, in measure as he has done well in business. So kung gaano ka pinagpalaho ng Diyos, kung gaano kalaki ang iyong kinita, ano po, doon ka magbabase sa iyong pagbibigay. Kaya nga ho, mayroon tayong tinatawag na tithes, ano po, na ibig sabihin, pag sinabing tithes, 10% of your income ay dapat mong ibigay para sa Panginoon. At hindi lamang nga dapat 10% kung gusto natin, kung lalo pa tayong pinagpalaho ng Diyos at gusto pa natin lalo pagpalain ng Panginoon, we can give more than tithes. Okay? So mga kapatid, ang pinusukatan naman talaga ng Diyos dito ay walang iba kundi yung ating pong puso. Kaya lamang ang instructions ay sabi ito, give proportionately. Ano po? Ibig sabihin, naka-proportion po ito, depende sa laki ng iyong kinita. At depende siyempre sa iyong puso. Eh kasi kung maliit lang yung kinita tapos magbibigay ka ng malaki, eh baka naman ikaw ang mahirapan. O kaya naman malaki nga yung kinita tapos magbibigay ka lang ng maliit, napakuripot mo naman, no? So yun ho ay dapat naka-proportion. Depende sa laki ng ating kinita o kaya depende sa dami ng ipinagkaloob at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, no, na mga pagpapala. Okay? Then sabi pa, panglima, sabi to, give privately. Okay? Privately. Ibig sabihin ay kapag tayo po ay nagbigay, ay huwag yung pakitang tao.
Kaya ang sabi rito, so that it may not be necessary to get money together when I come. No? So kaya ang sabi rito, magtabi na kaagad habang wala pa. Okay? Ibig sabihin, ito ibibigay mo in private talaga. Na ibig sabihin na hindi mo na kailangan ipaghalandakan pa sa kanino man. Kaya nga, sa instruction po na ibinigay po ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto, ano po, ay dapat sila ay magtabi na ng kanilang ipagkakaloob habang wala pa yung gawain. No, itabi na agad. Okay? Hindi kung kailan ho magbibigay sa kalama ho nagbibilang, sa kalama ho nagkukumahog, hindi ho na ito hindi po dapat, ano po, dapat naka-prepared po lagi ang ating pong sarili, ang ating pong puso. Well, mula ho dito sa passage na ating pong binasa, ang makikita po natin dito ay there is no pressure, there is no announcement, there is no public attention, and no manipulation. Okay? So, yun ho ang pinakamaganda na dapat gawin pagdating ho sa pagbibigay. Okay? Then, ang pangatlo, kung ating pong titinan, in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 9, sabi ito, we can derive an applications for giving. Okay? Sabi, basahin lang po natin, verse 6, remember this, the person who sows sparingly will also reap sparingly, and the person who sows generously will also reap generously. Each of you must give what you have decided in your heart, not with a regret or under compulsion, since God loves a cheerful giver. Okay, verse 8, besides, God is able to make every blessings of yours overflow for you, so that in every situation you will always have all you need for any good work. As it is written, He scatters everywhere and gives to the poor. His righteousness lasts forever. Yan. So, ito ho, tingnan po natin ang mga applications na gusto ipakita ho ni Apostol Pablo dito pagdating ho sa pagbibigay. Una, sabi doon, what you sow is what you reap. Yan, tandaan natin mabuti na kung ano man daw ang ating pong inihasik, yun din ho ang ating pong aanihin. Kaya sabi sa verse 6, once again, remember this, the person who sows sparingly will also reap sparingly, and the person who sows generously will also reap generously. Kaya kung konting itinanim, kaunti lang ho ang aanihin. Kapag maraming itinanim, marami din po ang aanihin. Yun ho ay normal kahit naman sa pagtatanim ng mga halaman o ng mga bungang kahoy. Ano po, habang marami kang natatanim, marami po ang inaasahan mong pwedeng anihin. Okay? So, yun ang dapat makita ho din natin, ano po, na principle na sinasabi po ng Biblia tungkol sa pagbibigay. Okay? Pangalawa, sabi ito, giving is a decision of the heart. It must be a cheerful giving. No? Ang pagbibigay, ito ho ay decision ho ng puso. Kaya ang pagbibigay daw po, ito ho ay pagbibigay na mayroon pong kasiyahan ng puso. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each of you must give what you have decided in your heart, not with regret or under compulsion, since God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang mga taong nagbibigay ng masaya. Kaya kapag nagpasya at nagbigay, kinakailangan nagpasya galing ho sa puso. Wala hong pagsisisi sa ibinigay na iyon, kundi binigay ito ng talagang mayroon pong kasiyahan. Okay? Pangatlo, sabi ito, joyful giving will lead to God's blessings. Okay? Ang kapag nagbigay daw po tayo ng masaya ang ating pong kalooban, ito ay magbubunga ng pagpapalaho ng Diyos. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 once again, besides, God is able to make every blessing of yours overflow for you. Lalo kang pagpapalain ho ng Diyos, so that in every situation you will always have all you need for any good work. No? Lalong padadamihin ng Diyos ang inyo pong pagpapala kapag ikaw ay talagang nagbigay ng masaya at maligaya ho sa Kanya upang may magamit ka raw doon sa mga iba pang mga gawain. Okay? Then sabi pa rito, joyful giving is a matter of the heart. So, nakasalalay po sa ating pong puso ang tunay na pagbibigay na mayroon pong kagalakan. Okay? So, ngayon,
Sa pangatlo na ating pong pag-aaral, tinan po natin yung encouragement ni Paul. Ano po? Sabi ito, Paul's encouragement to generous giving. Paul's encouragement to generous giving. Number one, sabi ito, the context of giving in 2 Corinthians chapter 8 hanggang chapter 9. Ano po? Tinan po natin. Ano po ang konteksto nito? Bakit po ang mga taga Macedonia ay talagang nagbigay ng masaya? No? Tingnan po natin kung bakit nabanggit ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito, aral na ito tungkol sa pagbibigay. Okay? Narito po ang konteksto. Sabi nga, the church in Jerusalem at that time ano po, was experiencing extreme financial need due to the immense number of converts from the day of Pentecost. Kasi sa panahon po ng Pentecostes, na kung naalala po natin, ay talagang biglahong dumami ho ang mga mananampalataya. Nung si Pedro ay nangaral, 3,000 ang naligtas. Nung muli nangaral si Pedro ay 5,000 ang naligtas. Ano po? So kung ating pong titin ay talagang biglang lumubo, dumami pa ang mga mananampalataya na kung saan ay mas marami po ang talagang nangangailangan at that time sa iglesia po ng Judea. Okay? Maliban ho doon sa pagdami ho ng mananampalataya, sabi to, there was also an outbreak of famine during the reign of Emperor Claudius in AD 41 hanggang AD 54. Okay? Nagkaroon ho ng tagutom sa panahon na iyon noong si Emperor Claudius po ang namumuno at naging hari ano po noong AD 41 hanggang AD 54. So dahil po doon ay talagang nahirapan po ang mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya nga ho ang mga taga Macedonia o at ang iba pang mga iglesia ay tumutulong para sa mga kapatiran na naroon sa Judea o kaya sa Jerusalem. Okay? Kaya sabi nito, generous giving was illustrated on the Macedonian believers. Kaya kung ating pong titingnan, ano po, in-illustrate po ang generous giving doon sa mga taga-Macedonia o mananampalataya sa Macedonia. Bakit? Kung ating pong titingnan, ang 2 Corinthians chapter 8 verse 1 hanggang verse 2, sabi doon, we want you to know, brothers, about God's grace that was given to the churches of Macedonia. In spite of their terrible ordeal of suffering, their abundant joy and deep poverty has led them to be abundantly generous. Yan, bagamat ang mga taga-Macedonia po ay talagang nahirapan sa buhay, ano po, pero masaya pa rin ang kanilang kalooban na talagang nagbibigay sila sa kabila ng kanilang kahirapan. Eh, sabi ito, they gave generously and sacrificially even out of their poverty and persecution. Sa kabila ho ng mga pag-usig sa kanila, sa kabila ho ng mga pagtitiis nila, sa kabila ho ng kahirapan ho nila, sabi ito, they gave generously. No? Talagang nagbigay pa rin sila ng masagana sa muna galing ho sa kanilang puso. At hindi lamang yon, kundi sila po ay talagang nagsakripisyo sa pagbibigay bilang tulong po nila sa mga kapatiran sa Judea. Okay? Pangalawa, sabi ito, they gave voluntarily. Yan. Supposed to be, kasi minsan tayo po, ano po, bilang mga Kristiyano, minsan iniisip po natin na, ay, wala ako, mahirap lang ako, kaya wala akong maibigay. Pero itong mga taga Macedonia, ano po, sa kabila ng kanilang kahirapan, they give, sabi ito, nagbigay pa rin mo sila at nag-volunteer pa talaga silang magbigay. Kaya kung ating babasahin yung verse 3, sabi doon, I can testify that by their own free will, they have given to the utmost of their ability. Yes, even beyond their ability. No? Sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpapasya, sila ho ay nagbigay ayon sa kanilang kakayanan. At ang sabi ito, higit pa doon sa kanilang kakayanan. Ganun ho sila nagsakripisyo yung mga taga Macedonia alang-alang sa pangalan ng pagbibigay. Okay? Pangatlo, sabi ito, they gave willingly. Okay? Sila po ay willing talaga na magbigay. Gustong-gusto nilang magbigay. Sa verse 4, sabi ito, they begged us earnestly for the privilege of participating in this ministry to the saints. Pantakin nyo, ano po, sila pa mismo itong taga-Macedonia ang nakiusap kay Apostol Pablo na bigyan sila ng pagkakataon na makibahagi sa pagbibigay na ito at pagtulong sa ministeryo at mga kapatiran. Pantakin nyo, no, ganun ho sila ka willing sa kanila hong pagbibigay.
o ganun so ka-generous ang mga taga-Macedonia. Kaya nga ho, sabi rito, giving was not an obligation but a privilege for the Macedonian brethren because they first gave their lives to the Lord and to the ministry. Yan, sabi roon, no, ang mga taga-Macedonia ay para sa kanila hindi ho obligasyon yung pagbibigay, kundi ito ay isang pribilehiyo. Kaya ho nila nagawa yon unang-una, sabi ito, sapagkat naibigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos at naibigay din po nila ang kanilang sarili para po sa ministeryo o kaya sa mga lingkod ng Diyos. Okay? Kaya mga kapatid, ganun din po ang dapat makita sa atin, dapat bago natin magawa yung pagiging generous giver, ano po, kinakailangan unang-una ibigay muna natin ang ating buhay o sarili sa ating Panginoon at maging po sa kanya ho, iglesia o sa kanyang ministeryo. Okay? Pang-apat, sabi ito, a reminder to the Corinthians. Narito po ang yamang ang ating pong pinagkukunan na mga naaklat, ano po, ay sa aklato ng Korinto. Narito po ang paalala ho para sa mga taga-Korinto o Kristiyano sa Korinto. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 6, sabi ito, so we urge Titus to finish this work of kindness among you in the same way that he had started it. Indeed, the more your faith, speech, knowledge, enthusiasm, and love for us increase, the more we want you to be rich in this work of kindness. Okay? So, you know, ang mga taga-Korinto, ano po, pinaalalahanan po sila ni Apostol Pablo na dapat ipagpatuloy nila yung kanilang sinimulang kabutihan, no, sa pagtulong po sa mga kapatid. Ang dahilan, sapagkat sila po ay parang naunsyamiho ang kanilang pagtulong. Kaya sabi rito, at first the Corinthians were giving generously, but their initial enthusiasm had waned and did not continue with their pledge of support. Natigil ho yung kanilang pagtulong. Ano po, sa simula sila po ay talagang masigla na tumutulong, pero nagbago ho yun, okay, naglaylo ho sila at hindi ho nila naipagpatuloy yung kanilang pangako na sumuporta sa mga kapatiran sa Judea. Okay? So, kaya in-encourage po sila ni Apostle Pablo. Kaya sabi ito, Paul encouraged them to complete their giving sa verse 6. Ano po? Sabi ni Pablo sa kanila, we urge Titus to finish this work of kindness among you in the same way that he had started it. Okay? Pinakiusap po niya kay Titus, ano po, nasabihin sa mga mananampalataya sa Korinto na ipagpatuloy nila, tapusin nila yung kanilang sinimulan na trabaho o yung kanilang sinimulan na kabutihan, kabaitan, ano po, sa pagtulong ho sa mga kapatid. Okay? Kaya nagbigay ho ng encouragement si Apostol Pablo. Then sabi pa rito, the Corinthians abounded in everything, in faith, in utterance, in knowledge, in earnestness, in love but not in giving, no? Mayaman ho ang mga taga-Korinto sa pananampalataya, ano po, sa maraming bagay na espiritual, ano po, pero pagdating ho sa pagbibigay, sila po ay bantulot. Okay? Kaya sa pagpapatuloy na exhort po ni Apostle Pablo tungkol sa pagbibigay, sabi ito, giving must be as of Christ. So ang pagbibigay daw po ay dapat maging katulad ng pagbibigay ni Kristo. Kaya sabi rito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 8, I am not commanding you but testing the genuineness of your love by the enthusiasm of others. Verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus the Messiah, although he was rich, for your sakes he became poor so that you through his poverty might become rich. Yan. So ang pagbibigay daw po ay dapat katulad ng ating pong Panginoong Kristo na sabi nga na bagamat siya'y mayaman ay siya'y nagpakahirap, okay? Upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay ikaw ay yumaman, okay? Kaya nga ho, sana ganun din po tayo mga kapatid na
lalong-lalo na tayo po na mga pinagkatiwalaan ho ng Diyos ng kayamanan, ano po, ay dapat maging masagana din po tayo sa ating pong pagbibigay dahil yan ang ibig ng ating Panginoon at mismo ang ating Panginoong Jesus ang siyang naging halimbawa tungkol sa pagbibigay na ito. Okay? Kaya ang gusto naman ng Panginoon na kaya gusto niya tayo ay pagpalain, ano po, kaya gusto niya na tayo po ay maging mapagbigay din po, masagana kong magbigay. We must be generous in our giving. Okay? Sa ating pong pagtatapos, sabi nga, looking back over the last year or so, kapag tinignan natin, binalikan natin ang ating pong nakaraan, ano po, sabi nga nito, would you say that your financial situation has been more like that of the Macedonians or the Corinthians? Yan. Saan ba nahalintulad yung ating pong financial situation? Ano po? Kung ating pong titignan yung mga nakaraan. Ano po? Katulad ba tayo sa mga taga-Macedonia na hirap sa buhay? O katulad tayo ng mga taga-Corinto na mayaman? Okay? Now, think about your giving pattern. So kung tayo po ay katulad ng mga taga-Macedonia o kaya katulad tayo ng mga taga-Corinto, ngayon isipin naman daw natin kung ano po ang pattern ng ating pagbibigay. Ang tanong natin ay, does it more closely resemble to the Macedonians or the Corinthians? Ito ba ay katulad ng pagbibigay na ginagawa ng mga taga-Macedonia o kaya ay katulad ng pagbibigay na ginagawa ng mga taga-Corinto? Okay? Then sabi rito, if your giving has been like that of Macedonians, what are the things that motivate your generosity? Kasi ang taga-Macedonia ay kahit nahihirapan sila, ay bukal sa kanilang kalooban, masaya sila nagbibigay at masagana silang nagbibigay. Kaya kung ikaw ay katulad ng mga Kristiyano sa Macedonia, ang tanong ay, ano ang nag-motivate sa iyo para maging generous giver? Okay? Then, sabi to, if your giving has been like that of the Corinthians, what are the things that tend to get in the way of more generous giving? Kung ikaw ay katulad po sa inahihalin tulad mo ang iyong sarili sa mga taga-Corinto na meron ka naman pero para bagang bantulot ka sa pagbibigay, ano po? Ano ho ang mga bagay na humahadlang sa iyo para ikaw ay maging generous giver? Ano po yon? Well, mga kapatid, tandaan natin mabuti, ang Diyos ay nagtiwala ho sa atin. Pinagkatiwalaan lamang tayo ng mga bagay na mayroon ho tayo ngayon. Ang tanong ho na muli natin ay, mayroon bang halaga yung ipinagkatiwala sa atin ho ng Diyos? At saan natin ito nagagamit? Well, sabi nga, seek God's wisdom concerning the investment of your treasure. No? Dapat ay hanapin natin ang karunungan na nagmumula ho sa Diyos patungkol ho sa pag-invest natin ng mga bagay na mayroon ho tayo. Bakit? Dapat nating tandaan sapagkat sabi nga, remember what Jesus said in Matthew chapter 6 verse 21. Once again, where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan daw naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din po ang iyong puso. Kaya nga ho, dito sa mundong ito, pinagkatiwalaan lamang ho tayo ng Diyos. Kaya kung ang ating kayamanan ay nakatuon sa mundong ito, no, ibig sabihin, nag-invest ka ng iyong buhay, ng iyong kayamanan dito sa mundong ito, then ang puso mo ay mananatili sa mundong ito. Pero kung ang kayamanan mo ay naroon sa langit, nag-invest ka ng mga kayamanan sa langit, your heart will be in heaven as well. No, kaya mga kapatid, napaka-importante ng ating pong pinag-usapan at pinag-aaralan at gusto ng Panginoon talaga sa atin na tayo po ay maging generous giver sapagkat yung ating pong mga ibinibigay, hindi naman din sa atin yan, ipinagkatiwala lang naman yun sa atin ng ating pong Panginoon. Sana mula ngayon ay maging generous po tayo. Kung ano man ang mayroon tayo, ano ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay dapat ay ibalik natin sa Kanya ang kapurihan at kaluwalhatian, parangalan natin ng Diyos sa mga bagay na pinagkatiwala Niya sa atin. Salamat sa Diyos sa Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Hallelujah.
Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin ka, Panginoon naming Ama. Salamat po muli sa oras na ito, sa inyo pong mga salita namin po napagbulay-bulayan at napag-aralan na siyang patuloy na nagtuturo sa amin, Panginoon naming Ama, na kami bilang inyo pong mga anak ay maging generous giver. Lord, we pray, Father God, na naway samahan niyo kami at bigyan mo kami ng sapat na kaalaman, karunungan, o wisdom, Panginoon naming Ama, na upang gamit po namin, O Diyos, ang mga pinagkatiwala mo po sa amin wisely, Panginoon naming Ama, na kung saan ay magbigay po ito ng karangalan sa inyong dakilang pangalan. Pagpalaan niyo po, Diyos, ang inyong mga salita sa aming mga puso. Tulungan niyo kami na may apply po ito sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po kami sa mga dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen.